Magandang araw po. Kanina po nagbabasa po ako ng isang article kung saan po nakalathala ang top 10 jobs po na may critical shortage dito sa Australia. And sinasabi po ng Australian government is at least kinakailangan nila or kakailanganin nila in the next 5 years. Isang disclaimer lang po, hindi po ako isang migration agent or associated to any migration agency. Gusto ko lang po sanang i-share dito sa community natin para po dun sa mga nag-iisip po na temporarily magtrabaho po dito sa Australia or even migrate po dito sa Australia permanently. Kasi po yung mga skills po na sasabihin natin is may pathway po sila to permanent residency at may pathway naman po of course to citizenship. Same din po sa other countries, ang Australia po is nagre-rely po sa kanilang migration program para po mag-attract ng mga skilled workers from other countries whether temporarily or permanently. Sabi ko nga po, ito pong mga jobs na to is may pathway po to permanent residency and then pathway to citizenship. Ang unang-una po doon sa list na sinabi nila are construction managers. So ang construction business po dito sa Australia is currently booming, whether dahil po yan sa pagpapagawa ng bahay, buildings, road and other infrastructure. Ang construction manager po is siya po yung nagmamanage ng day-to-day activities po doon sa isang infrastructure site or infrastructure project. Ang number 2 naman po dun sa list are civil engineering professionals. So specifically po, nagko-concentrate po sila sa public works like construction po ng roads, dams, airports, bridges. So in relation po, or at least working together with a construction manager, is they are making sure na yung plan po is tama and nasusunod. Pangatlo naman po, sila po yung mga early childhood teachers naman po. So sila po yung mga teachers, specifically po, nagko-concentrate po dun sa mga chikiting natin, sa mga bata, ages between 2 to 5 po. Hindi pa po sila primary school, kumbaga mag-start pa lang po sila mag-school. Specifically po dito sa Australia, normally po, dalawa pong mag-asawa ay may trabaho, dun po nila iniiwan yung bata. Next, pang-apat naman po, of course, is yung mga registered nurse po natin. Siguro naman po, hindi na tayo bago kung ano po yung ginagawa ng nurse natin. Siyempre po, tumutulong po sila to identify the symptoms, to administer po yung mga medications natin, and of course, working together with other medical professional para po at least make sure na komportable po yung pasyente. Panglima naman po is yung mga ICT professionals. So ano po itong mga ICT professionals? So sila po yung information and communication technology. So nasa IT business po sila. Specifically po, or at least nasa area po ng networking, nasa area po ng cybersecurity or IT infrastructure po. Masasabi ko bang nandun ako? Partly po nandun ako. Pang-anim naman po is yung software and application programmers. So sila naman po yung mga hard coders po natin na tinatawag sa IT para po to create mga softwares and mga application to suit po kung ano po yung requirement ng specific business or organization. Pang-pito po is aligned din po sa construction business or tinatawag po nilang nasa trade business po. Ayun po yung mga electricians. So of course, kung marami pong tinatayong mga bahay, kung marami pong tinatayong mga building, kailangan po ng mga electricians to make sure po yung power management or electricity management is tama or based sa Australian standards. Pang-walo po, lucky number 8 is yung mga chefs po natin. So para po masarap mga pagkain natin sa restaurant, sa mga hotels, kailangan po ng mga chefs. Especially po ngayon na after COVID, yung tourism po is medyo full blast na, kailangan po ng mga chef. So ang pang-siyam naman po natin is related din po sa pag-aalaga ng mga bata is yung mga child care professional. So ano yung difference nito kanina dun sa early childhood? Yung mga child care professional po, sila naman po is yung nag-aalaga whether sa bahay or nandun po sa actual preschool or school po ng mga bata. So number 10 naman po is yung age and disability care. So dun po sa mga nag-aalaga sa mga matatandang mga tao po or at least may mga disability po, sila po yung mga kailangan din dito. Kasi of course, yung mga tao po kung nagtatrabaho yung mga pamilya nila, kailangan po nila someone to specifically mag-alaga dun sa mga special needs ng mga matatanda or may mga disability.
Another disclaimer po pala, hindi ko po kabisado or at least alam lahat po nung ginagawa ng mga nasa profession na yon. So please, kung may kulang po akong nasabi or kung may gusto po kayong i-clarify, just add lang po sa comment para po makatulong sa ating mga kababayan. So inuulit ko po, hindi po ako isang migration professional. So I would advise po na please contact or consult any migration or actually valid and legal migration agencies kung nagpaplano po kayo na may migrate sa ibang bansa, whether sa Australia po man or sa iba. Pero po itong mga sinabi ko kanina is specifically po sa Australia. And ayun lang po na i-share ko lang po sa inyo kung ano po yung nabasa ko kanina. Maraming marami pong salamat sa panonood. Good luck po sa inyo kung ano po man yung magiging plano nyo for your future and your family future. And maraming marami pong salamat. Ingat po kayo kung nasan man kayo and kung ano man yung ginagawa nyo. Bye!